holistic doctor. Bakit ka nga ba makikinig sa isang holistic doctor? Doc Nan, holistic medicine, health coach doctor. Pag narinig nyo yung salitang holistic doctor, ba't ka nga ba makikinig or susunod sa isang holistic doctor? Ang dapat nating sundin, ito yung iniisip natin, yung may mga license na doktor, yung mga nasa hospital na doktor, kasi sila yung merong authority na doktor. Mas liwanagin po natin, no? Para mas naiintindihan natin. Ang isang holistic doctor po at isang medical doctors, parehas naman nag-aral ng medisina. Parehas pinag-aralan yung katawan ng tao. Nagkahiwalay lang po kami sa treatment. Ganito po yung nangyari kasi pagkatapos pag-aralan, no, yung katawan ng tao, nahati na ang medical doctors, pumunta na sa pag-aaral ng science. Nakapokus sila sa science. And then, paano yung medication, pinag-aralan na matagal. At the same time, pinag-aralan yung mga pag-o-opera sa tao. So, ito yung treatment. Ang natural or holistic doctor naman, dito po kami nag-focus sa nutrition at sa ating user's manual. Kung ano yung ating sinusunod, no? Yung Bible. So, ganito po. Mas ano natin, no? Mas tingnan natin ng malalim. Saan ba tayo dapat makinig? Sa nag-aral ng science, kung ano yung pinaka best knowledge ng tao sa buong mundo. Pinagsama-sama, and then ito na, nagkaroon ka na ng license, no? Pero ito yung problema, eh. Pagdating sa ibang bansa, bakit hindi sila ino-honor? Bakit doktor ka dito pagdating mo sa ibang bansa, hindi ka honor? Bakit naman yung holistic doctor or natural doctor pumunta sa ibang bansa at yung gobyerno nila is ginagrant or pwede sa kanila, may authority sa kanila yung natural medicine? Ba't naman po pwede mag-practice sa ibang bansa? So, tingnan po natin na mas malalim na. Pag pumunta kayo doon sa mga pinupuntahan yung normal na doktor, anong gagawin? Bibigyan kayo ng mga laboratories, no? Che-check-in yung mga indugo nyo or may request, no? Kung saan yung daing nyo. And then, pagbalik nyo, bibigyan kayo ng reseta, no? Very systematic, no? May proseso binigdadaanan. Ngayon, pag pumunta kayo sa isang holistic doctor or nag-consult kayo sa isang holistic doctor, ano pong ginagawa sa inyo? Pinakausap kayo, pinapaliwanag, ini-educate. So, bakit po ganun? Simple lang po. Dahil, ang pinaka-problema ng tao ay knowledge, especially pagdating sa kalusugan. Na halos sa lahat ng bagay, marunong tayong mag-research, no? Magaling tayong mga tuwiran, mas inaalam natin na mas tama sa finances, no? Sa kung saan sa ang bagay. Pero pagdating sa medisina, kung ano yung sinabi sa atin, no? Hindi na tayo makaporma, hindi na natin alam yung gagawin natin. Kahit pa nga binigyan tayo ng mga sangkaperbang gamot, no? And then, ini-research natin sa Google, nakita natin yung sandamakmak na side effect. Pero still, bakit patuloy pa rin natin iniinom o sinusunod? No? Samantalang nakikita naman natin, di ba? Nandun yung mga side effects. So, ganito po. Ang pinakadahilan bakit kailangan natin sumunod sa isang holistic doctor, dahil i-ginaguide tayo
pinapaintindi sa atin, binubuksan yung isipan natin na itong katawan na to, perfect itong ginawa ng Panginoon. Perfect ito, ginagamit niya yung sarili niya. Alam nitong maglinis ng katawan niya mismo. Alam niya yung kailangan niya sa katawan, hinihingi niya. Ang problema, tayo hindi natin alam. Kaya itinuturo ng isang holistic doctor kung paano yung eksaktong dapat gawin natin sa kalusugan. Iginagayad tayo dun sa ating user's manual na hindi natin na halos binabasa, hindi na natin tinitingnan, hindi natin inuunawa. No, itinuturo uli sa atin kung ano yung nakadesign sa ating katawan, kung anong kailangan ng katawan para gamutin ito yung sarili. Paano ito ma-maintain ng tama? At paano tayo susunod sa user's manual? Na walang imposible, naggagamutin ng katawan ng sarili at babalik ito sa natural niya kung susunod lang tayo. Na pinapaintindi ng isang holistic doctor na meron tayong tinatawag na homeostasis, ito yung abilidad ng katawan na ibalik sa normal yung sarili natin. No? Pag nagiging acidic tayo, paano niya yung ibabalik sa tamang pH? Ito yung ganyan, meron siyang ganong ability na kailangan lang natin matutunan at mabuksan dapat yung isipan natin kung paano ito gagawin. Na ang holistic doctor, tinuturuan tayo kung paano natin mabuboost permanently yung ating immune system. Immune system na hindi kayang tumbasan ng kahit anong medicine or ng kahit anong high-tech na technology na ginawa ng tao. So ito yung mga dahilan kung bakit tayo dapat makinig at sumunod sa isang holistic doctor na itinuturo lang sa atin, nire-remind tayo ng holistic doctor kung paano tayo susunod sa mga utos ng Panginoon. Dahil pag malala na tayo, pag di na natin alam yung ginagawa natin or wala na tayong kagalingan na makita, hindi na tayo humihingi ng tulong. Di ba siya yung tinatawag natin? So simple lang po ang gustong ipaintindi sa atin ng isang holistic doctor kung paano po tayo sumunod sa user's manual ng tao, sa utos ng Panginoon. At sa pagsunod natin, doon po tayo gagaling. So hindi lang po ang kalusugan, hindi lang po ito sa physical. Kasama po dito yung spiritual. Pag maintindihan po natin to, nandito yung totoong kagalingan at peace of mind. Maraming pong salamat, Doc Nan. Oops, bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.